Okay, ayan. Andito tayo ngayon sa isang park dito sa Itogon, Benguet. At umulan po, maraming mga lugar na basang-basa ngayon, no? Kumbaga sabi ng langit, let it go. At nag-let it go nga sila. Maraming ulan ang kanyang pinakawalan ngayon. Anyway, speaking of ulan and let it go, letting go, ganon. Gusto ko lang mag-share ng isang lesson para sa mga crypto peeps natin dyan po, no? Nung ako po ay may bakery, alam nyo, napagkukwentuhan natin to kung matagal kayong nagfa-follow na sa akin. Nag-spend ako doon siguro close to million or around a million na yung mga nagastos ko doon dati. Pina-renovate ko yung lugar from one floor, ginawa kong two floors. Although rented yon, nobody knew na magkakaroon ng pandemic at mag-iiba ang sitwasyon ng mga negosyo. But at that time, kailangan kong i-all in. Pero dumating nga yung pandemic, kinailangan kong mag-isip. Sinabi kong ganyan, kailangan ko ba i-keep ito? Magbayad ako ng upkeep na tinatawag. Kumbaga yung renta, di ba? Bukod sa renta, yung pagbabayad mo sa tauhan mo na umaasa sa'yo. Dahil sila naman, kailangan rin ng livelihood. So that time, late 2021 or this 2022 na yata nung nilipat ko yung bakery, sabi ko, sige, kailangan na nating i-let go. 1 million man, malulugi sa atin. Nakakaiyak, di ba guys? Isa ako tao, simple, walang sariling bahay, walang sariling kotse, wala namang savings na talagang may pagmamalaki mo, di ba? So I told myself, let it go, lipat natin yung mga gamit natin, kuha tayo ng lugar na instead na 20,000 a month ang binabayad natin, hanap tayo ng bahay lang, hati kami ng kapatid ko, tig 5,000. Diyan ay mga gamit, pwede na tayo mag-bakery ulit. So dyan, lipat namin, let it go. But you know what guys, the moment na nag-let go ako, dun lumabas yung crypto naman. Nakapag-focus ako, nabawasan ako ng iniisip at sakit ng ulo, at alam mo yun, yung struggle internally, di ba, sa utak natin. And i-relate ko lang sa crypto. Minsan may mga talpak tayo sa crypto na we were hoping na sana mag-pump, sana magbigay sa atin ng lambo. Pero hindi rin, di ba? Hindi naman laging ganun. So sometimes you have to let go to have space, di ba? Para magkaroon ng espasyo yung bagong bagay for us to get some gains. So in crypto, there are times you have to let go. Not necessarily saying that you have to sell at a loss. Sobrang lagpak na, tsaka mo isa-sell. Di, wala din lang, di ba? Di ba? Wala din lang. Benta ka at a loss, wala. Pero kung hinold natin ng konti, baka lang tumaas pa, baka mag-gain tayo. But my point is, let go inside your mind. Free up your mind so that mabawasan yung worries mo, mabawasan yung iniisip mo. You have space now to think about other things. And I guess, yes, that helps din, di ba? So, yeah, kanya-kanyang play tayo sa crypto, but on one side, baka may tulong din kapag tayo ay nag-let go sa mga ibang projects. Let it wait, let it simmer, let it brew, and let it grow. Gaya nung ako, bumili ako ng crypto Bitcoin 2017. Bumaba talaga that time. 2021 po, after 5 years, bago ko binenta yan. Bago ako nakapag-realize ng magandang profit. So yeah, let go. I guess that would make sense on some of our part ng pagtugon sa crypto. Anyway, keep on gaming, keep on gaining, and keep on giving back. Bye-bye!